Uy, merong ang tawag doon sa medyo maitim pero sweet. Eddie Brown Sugar. Ay, bangga! Simple lang sa isang pihit, sumasaya ang buhay ngayon. Ang dami nang nagbago, pero kahit ano pa man ang mauso, radyo pa rin ang gusto ko. Sa bayo, kisina, kotse, taxi at jeep, tricycle, FX, bus na masigip. Palagyan internet, lasa, karinderya, Energy FM, nagbibigay saya. Tama! Pag sabihin radyo, sabihin mo, 106.7 Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Ay, tanda! Energy! Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy! Ang pinakasikat na FM! Wow! 6.7 Energy FM! Sa lahat po ng mga panggapo natin, yung talaga naman pong medyo jirits ngayong umaga na to, my God. Uy, kaya aga-aga naman dyan. Inis-inis ka na naman. Galit na naman. Ang mga mata talaga naman naniningkit sa sobrang galit. Talaga naman umiikot ang mga mata. Nawawala ang itiyam. Why? Ikaw magiging exorcist. Papagano sila, Mario. Ayan mo yun. Ano yan? Hindi naman exorcist. Ang exorcist ay yung nagtatanggal ng exorcism dun sa tao. The exorcism of Emily Rose. Hindi ka masasapian! Good morning sa mga nasapian na po ng tinatawag nating pinaka-nakakatakot sa lahat, yung umibig ka ng walang hanggan. Akala ko naman, Mare. Ano yun? Sinapian ng katamaran. Why? Pwede rin naman. Diba? Katamaran na baguhin ang kanyang buhay. Nako, Mare, na-mention ko yun na pinaka-nakakatakot yun. Kasi nga, Mars, yung ating kwento for today's video, akala niya magiging happy yung story, pero hindi pala. Medyo natakot siya sa huli. Hindi naman kasi palaging fairy tale, pangga. True. Kaya ito na ngayon sinasabi natin. Kung gusto mong ma-witness yung pong ating story for today's video, pwedeng-pwede naman yan. Una sa lahat, Mare, diba? Oo. Punta sila sa page natin because we are so live on Facebook. Hello po sa inyong lahat. Pangga, namin mo lang Energy FM 106.7. At sa mga pangga natin dyan na gusto rin mag-share na kanilang mala-fairy tale na story, padala mo lang yan sa Energy FM 106.7. And of course, ilagay mo doon ang lihim ng liham. True! O di kaya naman, kung gusto mong idiretso sa amin, rekta na ba? Ganyan. Oo. Punta ka sa page namin, Lindsay 1067 at Mayora Iska on Facebook. Pero kapag direkta sa amin, kailangan may kasamang GCash. Why? Pwede rin naman, diba? No? Kung medyo nakaka-LL ka, di ba? Why na? May bayad sa ganun, priority fee. Yes! Service fee ba? Oo, tsaka priority ka namin. Oo, tsaka lambing fee. Ganun correct lang yun, lambing fee. Oo, at sa mga pagka natin siya tagal mo nagkaabang, eto na nga mga mosang dahil Martes ngayon, maraming Marites. Oo! Pero alam mo, Mare, kapag Martes, walang pakialam yung mga tao. Hindi ko alam kung bakit. Kasi nga, Mare, ito yung nakakatamad na araw. Oo, pag Martes, diba? Oo, kapag Martes, pero kapag Monday tsaka Friday yan, medyo ngarag na sila. Parang G na G sila kapag Monday, pero pag Martes, parang wala silang pakialam sa mga tao, sa mga ganap sa paligid oo, nila. Pero Mare, kapag broken-hearted ka, any oo day of the week, malungkot ka. Wala kang pakialam sa lahat ng bagay kahit anong panahon, correct, diba? Ito na nga, tingnan natin kung wala din pang pakialam o baka nga naman malaki ang pakialam nitong ating letter sender for today's video sa ating lihim ng liham. Kaya diba naman, Pangga, lakasan mo na ang radyo mo dahil eto na ang lihim ng liham! Na hindi ko pala na-load, Mare. Kaya kumembot ka muna dyan. Oy, good morning muna sa mga pangga natin dyan. Taga namang nakikinig at nanonood sa ating Facebook Live. Nag-aabang na daw sila, Mare. Ito si Elizabeth Corpus, si Daniel Custudio, at mga pangga natin dyan, mga 43,000 viewers. Hello naman sa inyo dyan lahat. May magandang umaga sa inyo. Wait lang, hindi ako ready for today's video. Pati si Cesar Montana. Cesar Montana! Akala ko Cesar Montana. Hinintay ko talaga yun. Ako din, Mari, akala ko. Medyo, ano ka naman dyan? Uy, si Marlene, nakikinig rin sa atin. Oy, hello, Mars. Musta ka, Jern? Inaantay ko magpadala ng lihim na liham to, eh. Ay, nako, hindi mo mapipiga yan. Hindi ko nga napiga nung isang araw, eh. Ah, pipiga. Lapit ka dito, Marlene. Pipigain kita. Violent. Ito na, Mare. Ito na. Let's go na again. Second time around. Sorry na, Direk. Medyo i-focus mo na yung mga camera namin for okay na. Ano na to. Carry na to. Actors cue na po. Actors cue. Oo. Ito na po ang lihim ng liham.
pagkayamot at pagkasabig. Damdamin hindi masambit, suyak na may pag-ibig at walang buwang sa bibig. Iluluha na lang ba o sa liham ilalakip? Here we are, face to face. Lihim, lihim ng liham. Mosang. Magandang araw din sa'yo. Morning, friendship. Saan happy ka? Mga Mosang, I have a boyfriend. Let's call him Kai. Uy, si Kai. Nauuso yung pangalan na Kai ngayon. Di ko alam kung bakit. Parang dami ko na nang kilalang Kai. Kai. Dami nga, no? Pero wala akong maisip. Parang nalungkot ka. Pero wala akong maisip kung sino si Kai. Ito na nga, mga Mosang. We've been together for 1 year and I met him sa church. Pareho po kami ng faith at pareho po kami ng paniniwala sa maraming bagay. Our relationship went smooth. Yung tipong okay ang lahat at masaya ang lahat. Until one day, yung pong kapatid ni Kai, inimbitahan po ako sa kanyang birthday. At inexpect ko na kahit papaano magiging warm yung kanyang pamilya sa akin. Pero kahit papaano, medyo may takot po akong nararamdaman kasi hindi naman kami talaga close nung kapatid ni Kai. Pero pumunta nga po ako kahit nahihiya ako as a sign of respect and appreciation sa kanyang invite. Tama naman. Ayun na nga po, pinakilala na ako ng jowa ko sa kanyang tita at nagmano naman po ako. Wow! Kahit parang hinahabol po ako kasi yung puso ko tibok nang tibok sa sobrang bilis. Kinabahan po talaga ako, mga Mosang. Okay naman po ang lahat. Months later, yung nanay niya nag-post ng graduation picture of Kai with a caption. Congratulations, anak! I'm so proud of you, blah, blah, blah. Tapos dun sa last part, ang sabi ng mommy niya, huwag ka muna magjojowa. Mag-aral ka ng mabuti so that you can have a brighter future. Oh. Tapos, mga Mosang, yung kanyang tita biglang nag-comment din po sa dulo. Ang sabi po nung tita, anong hindi magjojowa? Meron na nga siyang dinala na babae sa bahay, di ba? Doon sa birthday ng kapatid ni Kai. May nalalaman pang pagmamano-mano, akala mo tanggap at feeling accepted yung babae. Ang sakit naman nun! OMG! Grabe naman! Pero eto pa. Those words kept haunting me every night, mga Mosang. Lagi kong naiisip na bakit ba nangyari sa akin to? Deserve ko ba ang mga gantong salita? I have so many regrets, mga Mosang. Naiisip ko, sana na nahimik na lang ako sa bahay, sana hindi na lang ako pumunta doon. Siguro ngayon okay pa ang lahat. Siguro hindi ako nasaktan kung nanahimik na lang ako at hindi ako pumunta sa birthday na yon. Mga Mosang, sobrang sirang-sira po ako. Sabihin nyo na pong OA ako, pero iba-iba naman po tayo ng emosyon at reaksyon. Okay lang naman sa akin kung hindi nila ako tanggap. Hoy, hindi ka magbabagsak. Wala kasi akong patungan ng cellphone, Mare. Pero sana isipin man lang nung mga kamag-anak niya kung ano ang nararamdaman nung isang tao. Sana po mag-isip po muna yung mga tao bago sila mag-bitaw ng mga salita kung nakakabuti ba yon o makakasira ng mental health ng isang tulad ko. Mga Mosang, hindi ko na po pahahabain. Ito po ang lihim ng aking liham. Lihim, lihim.
Lihim ng liham. Number 1, 06.7 Energy FM. Hi! Hi, nako mare. Sa pamilya talaga, merong mga tita na intrimitida. Oo, marami. Masyadong nakikialam sa buhay ng kanilang mga pamangkin. Diba, may mga napanood nga ako sa ano eh, sa Facebook. Tita! Kung napanood mo rin ba yun? Hindi ba? Yung galit na galit. Yung sa Vin Sentiments. OMG, hindi. Oo, pero masyado siyang ano, pero masyado siyang brutal. Hindi ko pwedeng ikwento, mare. Pero yung tita nakikialam. Oo, na tumaba ka na, nasa na yung boyfriend mo, hindi ka magka-boyfriend, hindi ka magka-asawa kasi ang taba-taba mo na. Tita! Nakikialam ba ako kung makikita kong tumatanda ka na yung mga ganyan? Alam mo, so, mare, oo, sa mga ganyang pamilya talaga, merong mga tita na gusto nila palagi silang involve. Oo. Diba? Na wala naman silang dapat na concern doon sa buhay ng pamangkin nila, pero dahil nga gusto nila maging bida-bida, manghihimasok sila. Eh, yun nga. Alam mo, mare, ang tingin ko lang na dapat gawin dito or dapat mangyayari is pagtanggol ng lalaki yung girlfriend niya. Baka nga hindi rin nakita kasi alam mo naman, sabi mo nga, 'di ba, dapat ihiwalay yung Facebook na matatanda. Actually, 'di ba? Dapat talaga hiwalay yan. At saka 'di ba yung mga ganung bagay, dapat hindi na nababasa yun ng mga tao publicly. Meron kasing mga tao, I don't know if you guys will agree with me, na hindi ko alam kung for some reason bakit hindi nila ginagawang i-message na lang yung mga message naman kasi private o personal yung mga yun. Oo. Diba may mga tao na talagang kahit hindi na kailangan mabasa ng ibang tao, kino-comment talaga nila dun sa comment section. Totoo. Yung mga bagay na personal na pwedeng i-message mo na lang. Kaya nga, na gusto pa makita na lahat ng tao or oo. Kasi yung mga ganong edad mare, yung mga ganyang edad, mga tito, tita. Oo. Minsan kasi hindi na nila naiisip yun, akala nila sila-sila lang yun nandun sa Facebook na yun. Nakakaloka nga, diba? Wala kayong group chat? Diba? Alam mo dati, yung mga ganyang chuhin at chahin ko, talagang kapag may off silang sinasabi sa akin, hindi naman ako close sa mga chuhin at chahin ko. Kumbaga, kung hindi pa nagka-Facebook, di ko malalaman na, ay, chahin pala kita. Oo. Wala talagang dinidelete ko talaga. Totoo naman, Mari, at dapat naman talaga, kung hindi naman siya nakakatulong sa'yo, sa pamilya mo, and especially sa relasyon mo, dapat kinakancel yung mga ganyan. Hindi kasi, alam mo, nasa 2023 na nga tayo. Kapag ano, sobrang toxic ang isang tao, kahit pa kamag-anak mo yan or pamilya mo yan, social media naman yan, pwede mo silang tanggalin for your mental health. Hindi naman ibig sabihin nun, matatagapos na yung pagiging magkamag-anak ninyo eh. Pero alam mo, Mari, bilang Pilipino tayo, bilang Pinoy tayo, lagi sinasabi ng mga tatanda, hoy, tita mo yan, nanay mo yan, tito mo yan, lola mo yan. So, dapat respetuhin mo yan. Respetuhin naman po, pero didelete namin yung comment at saka hindi nyo naman pwedeng, alam mo, kung ano-ano lang sabihin nyo sa amin. Just because tito at tita ka namin. At lagi dinadahilan kasi nila, Mari, matanda ako, makinig ka sa akin. Yun na nga, matanda ka na, wala ka mang pinagkatandaan. Sinadji ako kasi naiinis ako sa mga ganyan na mga kamag-anak. Oo, Mari. Diba? Dahil lang sa matanda kayo, doesn't give you the right or permission para, alam mo yun, panghimasukan yung buhay nung. Oo. Diba? Kung gusto ng tao, private yung buhay niya, eh, mapabata man niya na matanda, huwag niyong panghimasukan talaga. Huwag kayong magpumilit sa loob ng isang Koreka. Bagay na hindi naman winiwell, hindi naman kayo do winiwelcome. Oo. Pero alam naman kasi natin, Mari, sasabihin ng mga matatanda dyan, hindi, mahal ka lang kasi namin. Totoo naman. Concern lang naman kami sa'yo. Oo. Gusto lang namin maging maganda yung buhay mo. Kaya wag mo sana masamain yung sasabihin ko. Pero kasi Mara, iba yung may sinasabi sa nakikialam na talaga. Oo. Diba? Iba rin talaga yung mga tito at tita na masyado matatabila ang dila na hindi kaya pigilan. Kasi ngayon nga yung problema sa kultura natin eh. Na kapag matanda ang isang tao, lagi na lang silang parang binibigyan ng permission ng mga tao na sige, sabihan mo yan. Sige, pagalitan mo yan. Hoy, 2023 na ngayon yung mental health ng mga tao very important yan. At di lang yun, Mari, ha? Hindi sa pinapayagan sila ng ibang tao na sige, magsalita ka lang. Mm-mm. Yung iba kasi feeling entitled. Yun nga! Na kaya nilang magsalita sa kahit anong bagay. Oo. Siguro diba? Ito mo ng panahon, Mari, okay. Yung walang okay filter. Yun. Oo. Yung walang filter yung sasabihin mo sa isang tao. Pero ngayon kasi hindi na. Oo. Aminin na natin, nasa snowflakes era na tayo na marurupok ang mga kabataan. Ako, Mari, wala akong medyo ganap dyan sa snowflake era na yan eh. Yung respeto lang ba sa tao? More so kasi kamag-anak mo siya. Correct. Diba? At saka noong una panahon, Mare, oo, nasasaktan tayo pero hindi tayo makapagsalita kasi tayo pa
yung magiging masama. Yun nga eh, 'di ba? Ngayon, ako kapag mag-ano ako, magbibigay ako ng point ko kahit sa mga magulang ko, ma, with all due respect. Ganto ah, feeling ko lang naman, ganun ako sa mga magulang ko, lalo na kapag mas matanda sa akin or kahit sino pa basta mas matanda sa akin. Ay, yung mga matatanda no, pag sinabi mo yan, mare. Ay, wag mo in English. Oh, 'di ba? Wala kang kausap. May mga ganun matatanda kasi, 'di ba, yung pride nila, parang feeling nila natatapakan. True. Kapag hindi ka nakikinig sa kanila, lalo na yung mga matatanda talaga ngayon. Kaya, diba? Tsaka kapag napagsasalitaan mo sila, mare, na may point ka talaga, ang sasabihin sa'yo, masyado kang matalino. Mas akala mo, alam mo lahat ng bagay. Eh, bakit pinag-aral nyo ko, eh? Yun gusto nyo pala, ayaw nyo pala ng matalino. Diba? Naku, yung mga ganyan kang mag-anak talaga, dapat dinidilit sa buhay. Diba? Oo, sa mga nanay na nakikinig ngayon, ha? Sa mga nanay na nakikinig ngayon, sa mga tatay, kapag ang mga anak nyo ay hindi na nire-respeto ng mga kamag-anak nyo, ilayo nyo. Totoo! Dapat talaga ilayo yan. Hindi porket kamag-anak nyo yan, mas matanda sa inyo yan, o di kaya naman may utang na loob kayo dyan. Hindi naman ibig sabihin nun, hahayaan nyo na apak-apakan yung pagkatao nyo. May mga ganyan mga tao eh, nagte-take advantage nung kanilang pagiging adult and seniority. Totoo. Tapos, alam mo yun, nag-feeling talaga sila na nagpa-power trip sila. Eh ngayon, parang feeling ko hindi na uubra yan kasi, di ba, yung mga tao ngayon talagang alam nila yung rights nila. Correct! Respeto kita, pero irespeto mo rin ako. Oo, tsaka alam diba? Natin kung saan tayo mag-stand. Oo. Ang mga tao ngayon, ang makabataan ngayon, yung may mga young adults. Wow, young adults! Gusto mo yan! Alam na nila kung saan sila lulugar. Again, ito po ay personal na ano lang namin. Oo, na side namin ni Iska. Hindi naman namin sinasabi na tarayan nyo yung mga tito-tita ninyo. Lalo na kung meron kayong utang na loob at yung pamilya ninyo yung may utang na loob talaga sa tito-tita. Ang sinasabi lang po namin is that yung mga tito at tita dapat may respeto din kayo sa mga pamangkin ninyo. Sa mga pamangkin ninyo, sa mga napili na mahalin ng mga pamangkin ninyo, hindi yung sasabihin mo nung tulad nung nasa letter natin dito na feeling accepted na, ganyan, may pamano-mano pa. Ang plastic mo naman, te, ba't pinamano mo pa? Tsaka mare, diba, sa mga magulang rin nakikinig ngayon, irespeto nyo kung ano yung gusto ng mga anak nyo. Oo. Kasi minsan talaga ang mga bata, hindi nakikinig yan hagat hindi nila nararanasan kung nag-consequence ang ginawa nila. Oo, madalas yan, mare, actually. Oo, kailangan talaga nila minsan ma-experience ang lahat ng bagay para matuto sila. Oo. Alam mo, mare, may nabasa nga ako eh. Ay, ano yan? Parang ngayong sa edad ko na to, ako rin, na-experience ko na rin to, ngayong sa edad ko na to, na-realize ko na tama pala yung sinasabi ng nanay ko noon. Which is? Ayoko lang ng tono niya. Okay, which is? Kaya, in general, mare, na minsan talaga, tama na may sinasabi ng mga matatanda, pero yung tono nyo rin kasi kapag nakikipag-usap sa mga bata, eh hindi tama. Diba? Kumbaga, hindi talaga nila nalilevel. Eh. Kasi nga yung sinasabi ko, na kasi senior sila. Yun nga. Kasi mas matanda sila. So feeling nila, kung ano mang maging tono ko, kung ano mang sabihin mo, at sasabihin ko, tanggapin mo lang kasi mas bata ka sa akin. Eh, hindi naman natin intindihan nyo eh. At maraming bata ang hindi maintindihan nyo kasi ang feeling nila, pinagagalitan nyo lang sila. Ako, malaki ang paghanga ko at respeto ko sa mga Chuhin at Chino, sa mga matatanda na kayang i-level yung kanilang intellect sa level na kayang sabayan ng mga bata. Oo, di ba nga sabi sa parenting, nabasa ko to sa parenting na book, na kailangan daw kapag kausap mo ang bata, lalo na yung maliliit, dapat eye level. Totoo. Hindi lang ibig sabihin na eye level ha, dapat i-level nyo rin yung intellect kung paano kayo makikipag-usap sa tao. Oo. Kasi may mga tao na hindi naman mag-gets yung point nyo kasi nga iba yung way ng pagsasalita nyo, iba yung tono. Gaya ng sabi ko kanina. So, kailangan talaga pantayan sa paraan na maiintindihan nila. Yung ibang organizations, ayaw nila nang tinatawag yung mga bata na baby. Ganyan. Come here, baby girl. Ayaw nila nang ganun. Call them by their names. Totoo. Ganun. Kasi mas ma-feel nila na, ay, mas matanda to sa akin or ay, mas may position to sa akin. Ganyan. Kaya ang gusto ng ibang organization, iba ng yung mga ibang tao, yung level mo lang. Correct. Diba? Kung ang pangalan niya is, Kai. Hi, Kai. How are you doing? Ganyan. Eh, meron kang baby mo ako. Ba't di mo ako tawagin bebe? So yun, nakakaawa tong letter sender natin kasi feeling ko bata pa siya, well, 17 years old, tapos may ganun na agad. Pero alam mo, ha, baby girl, okay lang yan kasi at least natitrain ka na na hindi talaga lahat ng tao sa paligid Correct. Mo. Eh, diba? Ano tawag dito, mababait, sinkind mo at sinlambot ng puso mo. Oo, hindi ganun ang mundo. At hindi talaga sasang-ayon sa'yo ang panahon minsan. Oo. Alam mo, itake mo ito as a lesson na hindi lahat ng pamilya na magiging karelasyon mo ay magiging okay ka. Oo. Tagamin mo yan. Ayaw sa'yo ng biyanan mo. At karamihan talaga ito
ba, sa lahat po ng mga magiging in a relationship or nasa relasyon, no? Madalas or malamang sa alamang, yung pamilya ng karelasyon mo, eh, may moments na napapataas ang kilay nila. Correct. Kapag may nasasabi ka, may ginagawa ka, or just merely by your existence, napapataas totoo nila ang kanilang mga kilay kapag nakikita ka nila. At eto pa pala, Mari, ha? Pansin ko lang din naman to, sa akin lang naman to. Ang mga nanay, ang mga tita, masyadong protective yan sa mga lalaki nilang anak at pamangkin. True! Pansin mo yun. Napansin ko kasi yun, Mari, na yung mga nanay, masyadong nilang niyayaka, pinoprotektahan yung anak nilang lalaki. Kaya lahat na nagiging jowa nun, kunwari, ayaw niya. Lahat na nagiging karelasyon nun, umaayaw kagad siya. Yun yung initial reaction niya. Ewan ko, masyado silang protective. Diyos ko, lalaki naman yan. Kahit pakawalan mo yan, magpaparami yan. Sabi mo nga, iba-iba kasi talaga ang mga pananaw ng mga tao sa buhay. Iba yung upbringing nila. Correct. Yung ganyan talaga. Minsan, di ba, yung iba naman, sobrang, kapag naman ikaw yung babaeng anak, syempre, ang taas naman ng kilay nung tatay. Oo. Na talagang nanggigigil yung tatay sa'yo kapag ikaw yung lalaking pupunta ng akyat ng ligaw sa bahay. Pero alam mo, Mari, ganun eh. Para sa akin, parang mas understanding yung mga tatay pagdating sa mga relasyon. Alam mo, na-figure out ko, ipapakita lang nila sa'yo na chill sila. Oo. Pero yung nanay ang laging sinasabihan ng tatay. Ah, okay. Yun yung laging sinasabihan ng kung ano-ano. At saka magpipigil yung tatay. Laging ano yan eh, shock absorber yung nanay. Oo. Eh. Hanggang sabi lang naman ng tatay, hindi niya ipapakita na bothered sila yung mga tatay. Oo. Lalo na sa harap mo, hindi talaga. Ang nanay ang nakakaalam kasi yung nanay yung laging nasisermon na ng tatay. Yung nanay ang messenger. Oo. Pag sabihin mo yung anak mo, ha? Hindi ko gusto yung boyfriend din nalaga ganyan dito. Lahat ng mga tawag dito yung mga pagiging dismaya, yung disappointment ng tatay towards yung manliligaw mo o boyfriend mo, nanay mo ang nakakaalam. Correct. Hindi niya sasabihin ng direkta sa'yo, kaya pala. Sasabihin lang ng tatay, Mari, kapag tapos na yung relasyon, kapag nag-break na kayo. Tsaka siya magsasalita. Kapag end na, ganyan. Sabi ko na nga ba sa nanay mo eh. Uh-oh. Eh, ba't di mo kasi sinabi sa akin? Ganyan. Ang mga tatay naman, lagi naman tahimik yung mga yan. Yung mga nanay, yung mga para matatalak. Para si Mark lang yan eh. Tahimik lang. Mga nanay talaga matatalak, pero ang katotohanan ng buhay ha, yung mga nanay, mga kakampi nyo yan. Totoo, Mari. Sino yung mga, alam nyo, ang mga nanay, sila talaga ang lawyer ng ating buhay. Mali man tayo o tama, talaga namang susuportahan nila tayo, pero i-correct din nila tayo. At yun True. Talaga ang dapat. I-correct ng mga nanay yung mga maling gawain ng mga anak nila. Lagi tayong pinagtatanggol ng mga nanay natin sa mga tatay natin. Correct. Kung alam nyo lang, kaya maging nice sa mga diba, nanay. Diba? Sana nga yung letter sender natin, ipagtanggol siya nung nanay ng jowa niya mula doon sa tita. Oo, diba? Diba? Feeling ko walang alam yung nanay eh. Oo. Feeling ko nasa ibang bansa nga yung nanay eh. Baka nga. Kasi bakit yung tita yung nadat nandun sa bahay? Oo nga. Tsaka bakit ang akala niya walang jowa yung anak niya? Kung sino man to sa... Alam mo, kulang yung sulat mo. Alam mo, part 2. Totoo. Anywho, oy, 9:27 na po ng umaga. At syempre naman, maraming salamat sa ating letter sender for sending in your story at sa mga panggan natin, John, na meron ding mga pakialamerang kamag-anak na ko ipagpag mo sa amin yan. Oy. Padala ka lang ng liham sa ating Facebook page, Energy FM 106.7. At syempre naman, puntahan mo yung aming personal pages para naman malaman mo or makapag-usap tayo. Baka ma-replyan ka namin. Who knows? Diba? Wow. Direktang makapagbigay kami ng advice sa'yo through our Facebook accounts, Mayoriska at Lindsay 1067. Pangga oras nga natin sa buong kapuloan na check your time at 9:27 na. Siyempre naman, magsasama-sama pa tayo all the way till 11 in the morning. Ako pa rin po ang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. At kasama at kapiling nyo pa rin ang nag-iisang Mayora nyo sa Radyo Mayora Iska. At tayo pa rin po ang number 1, 06.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabihing radyo, sabihin mo... Energy! Leaving you something from Niall Horan. This one is...